Hello mga kapalapaan, welcome na dito sa aking channel at kamusta kayong lahat? Ito mga kapalapaan, magandang tutorial to about sa Suzuki X4 125 2-stroke. Dahil ito mga kapalapaan ay napakatagal na ng motor nila at ito mga kapalapaan ay sa kanyang ama pa. Nire-restore ito nung anak niya, nung mayari, yan, dahil yung anak na yung mayari mga kapalapaan, napakatagal na ng X4 na to. Pinapaganda. Pinakalas ito sa akin mga kapalapaan nung nakaraang linggo at pinahiwag sa akin lahat ng mga pyesa. Ito mga kapalapaan, bubuwi na natin at pinamili niya ito ng mga parts. Lahat ng mga bearing papalta natin at pinapinturahan niya rin yung body at yung makina. Kaya ito mga kapalapaan, bubuwi natin. Kaya yung mga bago pa lang dito sa YouTube channel ko, subscribe po at huwag mong kakalimutan pindutin yung bell para updated sa aming video. Simulan natin guys. Simulan natin mga kapalapaan dito sa part na to. Yung bearing dito mga kapalapaan ay 6205 sa crankshaft. Lalagay nating bearing ay NSK brand. Japan po yun, NSK. Pwedeng Koyo, pwedeng Nachi, basta po original. Yan. Dito naman tayo sa transmission. Ano nga bang bearing ng transmission mga kapalapaan? Ang bearing nito mga kapalapaan ay 6002. Yan. Natanda nyo mga kapalapaan yung part na yan dito sa may push rod. 6002. Dito naman sa engine sprocket or countershaft, ang bearing niya naman dito ay 6204. 6204 mga kapalapaan. Yan mga kapalapaan, tapos na tayo dito sa left side ng center. Dito naman tayo sa right side ng center. Unahin uli natin tong main shaft bearing ng transmission. Ano nga bang size ito mga kapalapaan? 6204 din mga kapalapaan yung ating main shaft drive. 6204. Ito mga kapalapaan, malambot lang naman itong ilagay. Yun, okay na. At yung kanyang transmission, isang bearing, nakatabi ng bearing, iba siya mga kapalapaan. Bronze yung nakalagay sa kanyang bushing. Doon sa dulo ng ating counter shop. At syempre, huwag niyong kakalimutan to mga kapalapaan. Yung stopper ng bearing. Gumamit ng impact drive dito sa stopper. Dito naman tayo sa kabilang crankshaft mga kapalapaan. Ano nga bang sukat ito mga kapalapaan? 6304 ang sukat po mga kapalapaan ng bearing. Tapos na tayo dun sa may bearing. Unahin natin itong shifting drum mga kapalapaan. Ito mga kapalapaan yung lagi kong sinasabi kapag maghahap ang inyong kambyo. Kailangan ganitong ang sukat ng inyong drain plug. Tatandaan nyo, kailangan maganda ang inyong drain plug para hindi maghap. Kung ano yung nakikita nyo dito sa drain plug, dapat ganyan din yung sa inyong drain plug, lalo't X4. Diyan niya natapat mga kapalapaan. Ito yung pinaka stopper cam sa ating mga motor ng 4-stroke or dituti. Yan yung pinaka stopper cam niya, yung drain plug. Kaya may kinaalaman po yung drain plug natin. Siyempre, uunahin nyo yun mga kapalapaan yung drain plug para hindi malaglag itong shifting drum. Isunod natin to mga kapalapaan. Yan. Okay. Yung spring ilagay. Tapos yung pin. Ilagay yung spin.
and ilagay yung ratchet, yung kick foul. Pero hindi siya sa kicker, kaya pinakatawag kasi dito ay foul. Sa mga Kawasaki 100, ang tawag dito ay kick foul. Okay? Ilagay yung spring. Tatandaan nyo mga kapalapaan, yung foul natin, kailangan pantay dito sa ilalim. Yan o, pantay. Yan lang yung sekreto natin mga kapalapaan sa paglalagay. Medyo mahirap to mga kapalapaan kasi natalsik yan. Yan o. Tatandaan nyo ha, pantay lang. Yan. Tapos saka nyo ilalagay doon sa drum. Yan. Ang tawag dito mga kapalapaan, kalimitan sa mga dituti, lalo sa export, ang tawag dito ay selector. Ito yung pinaka-selector. Ito kasi yung nagkakambyo para mahila yung drum. Nagraratchet siya doon sa drum. Yan yung pinaka-selector. Siyempre, ilalagay nyo itong stopper. Kailangan hindi baligtad yung stopper. Yan, merong ukab kasi yung tornilyo mga kapalapaan. Kailangan hindi mababaligtad yung stopper nyo. At ilalagay nyo yung flat screw. Flat head. Kailangan ang tornilyo nito ay flat head. Gagamit din kayo dito ng impact drive. Yan mga kapalapaan. Nilinawan ko po itong video ito para makapag-overhaul kayo ng ayos ng motor nyo. Kung sakaling kalas-kalas na dalhin ang makina at kagaya nito, matanggal ang mga bearing, tanggal ang kicker. Kasi yung ating overhaul nung nakaraan, nakakabit po yung kicker. May mga nag-request, paano po, sir, dyan, kapag nawala po yung aking, kapag nasira po yung aking kicker, paano ko po itatiming yung kicker ko? Ito mga kapalapan, ituturo ko sa inyo yung timing ng kicker. May tama ding timing yung kicker. Yan mga kapalapan, may dayo rin tayo pero pinagawa ko sa tatay ko muna yan. May pinagawa sa ating Hauji 125. Sayang po at naibablog sana natin yan. Yan po si sir. Sir, shoutout po sa inyo sir. Yung tatay ko na lang po yung nag-overhaul niyan mga kapalapan. Hauji 125. Bumababa po yung kicker mga kapalapan. Kapag nananakbo. Ito mga kapalapan yung kicker. Tapos na tayo dun sa drum. Pagmastan nyo itong ratchet, meron siya ditong marker na tuldok. Yan o. Tapos yung kicker, yung pinaka-shafting, meron din tuldok yan. Yan o. Ipapantay nyo lang yan mga kapalapan dun sa tuldok. Tapos, yan, baligtad pa. Nalito tayo dun ha. Wait, mga kapalapan, baligtad eh. Sala yan. Inyo mga kapalapan, nalilito rin ako. Kahit tayo ay sanay, minsan nakakalito rin po yan. Yan, okay. Yan po yung tama mga kapalapan ha. Yun. Yan, nasa dulo yung washer at yung spring. Tapos sasagad nyo yan doon sa stopper. At ito mga kapalapan, iikot ang counter, ang kick shop. Hindi pala counter, sorry. Yan, tapos ganyan lang. Pamastan nyo. Tapos gagamit kayo ng long nose, yan o. Yun, ganyan lang mga kapalapan. Ikakawit nyo lang doon. O, diba? Medyo umikot kasi yung ating kicker, kaya tayo nahirapan. Yan o. Yan, ganyan lang mga kapalapan. Malambot lang naman yan. O, tapos saka nyo lalagay yung guide. Ganyan lang kasimple mga kapalapan, o. Diba? Napakasimple lang. Tapos simulan natin dito sa counter shop. Yan, yan yung ating tresera. Ito yung primera. At sa ilalim yung thrust washer. Yan, ito naman dito sa part ng main shop, hindi naman nahihiwag yung gear, hindi kayo malilito. Isabay ang paglalagay ng transmission set. Dito sa shifting port, hindi naman kayo malilito mga kapalapaan. Pagpantayin yung magkatulad at isang pagkakaiba. Yan yung magkatulad, kahit magkabaligtad, walang problema yan. Mga kapalapaan, tandaan nyo yan ha.
Yung magkatulad ay sa ilalim at itaas. Kahit magkabaligtad, walang problema yan. Yan, yun yung magkatulad ha. At dito yung mahabang rod. At dito sa kabila, yung kakaiba na maliit. Dito sa kaliwa. Yun. At dito naman itong maiksing rod. At ngayon, lalagyan natin ang thrust washer ang drum. Kailangan hindi mawawala yan. Pero ito, mga kapalapan, lalagyan natin ng anting-anting. Kasi ito, mga kapalapan, pag hinila nyo yung sigunyal, na saliyada ang sigunyal. Kaya lalagyan natin ang washer nang galing sa connecting rod. Yun. At ngayon, pwede na nating lagyan ng gasket maker or kung ano mang ginagamit nyo. Yan. Langisan ng transmission at sigunyal. At ngayon, pwede na nating ilagay ang center crankcase. Yan, mga kapalapan. Yan. Yo, napakadaling ilagay, mga kapalapan. Ito nga pala, mga kapalapan, may nag-message sa atin tungkol naman dito. Boss Chan, bakit nung hinapitan ko yung crankcase, hindi na umikot ang crankshaft? Wala namang washer ang crankshaft ko, bakit hindi mapaikot? May sekreto po dyan, mga kapalapan, ituturo ko sa inyo yan. Kung mangyari sa inyo, mga dituti, halimbawa, nagpa-press kayo, tapos nahapitan nyo na itong crankcase, hapit na lahat, hindi na ikot ang crankshaft. Diba dapat iikot ang crankshaft, mga kapalapan? Kasi, paano nyo magagamit kung hindi iikot? Tuturo ko sa inyo, mga kapalapan, yan, mga bago na rin yung ating bolt. Yung mga screw. Yan, hindi na natin kailangan gumamit ng impact drive. Napakagaling po nitong kay Banggood, yung sponsor po natin. Nakapagkalas po tayo at nakapagkabit tayo ng makinang ito, mga kapalapan. Hapitang mabuti, mga kapalapan. Shoutout po kay Sir Eugene Fernandez ng Dagupan. Shoutout, sir. At shoutout po kay June Granil. Yan, mga kapalapan. At shoutout sa inyong lahat. Ito, mga kapalapan, ganito lang po yung sekretong malupit natin dyan. Gumamit kayo ng anumang pusra dito or pang tukol sa bearing. Yan o. Tukulin nyo lang yon at iikot na yan. Yan, diba? Natutunan nyo na naman yan. Discarding malupit yan, mga kapalapan, at sekretong pang malupitan yan. Ganyan lang po yung gagawin nyo, mga kapalapan, lalo po sa mga RS-100. Kapag hinapitan nyo at hindi umikot ang crankshaft, tutukulin nyo lang po yung bearing dito sa right ng center, mga kapalapan. Ito, mga kapalapan, no, yung ating ito, ganyan yan. Ilagay ang thrust washer at ilagay ang idle gear at circlip. Yan, nakalagay na yung ating circlip lock. Ito, mga kapalapan, hindi na natin ilalagay yung oil pump gear kasi sira na. Hindi na natin ilalagay dun sa taas yung gear. Kaya mapapansin nyo, wala na yung engineering plastic niya na gear dun sa taas. At meron ditong washer sa kicker. Ito, mga kapalapan, ilalagay nyo dito ay kunya. Ito nga pala, mga kapalapan, sa mga nawawala po ang minor ng inyong export, kapag nakita nyo po yung mga butas ng center, lalagyan nyo po ng epoxy o ririmatsihan nyo ng tingga. Tuturo ko po kung alin po yun. Apat na butas yan, mga kapalapaan, doon sa tinuro natin. Apat po yan, mapapansin nyo. Meron po mga bagong rebor
bagong carburetor, wala pa rin minor. Tatandaan nyo yung butas na yan. Isa pa yung nasa magneto, ganito din. Apat na butas. Lagyan nyo ng epoxy kung sakaling tanggal po yung nakapasak ng original ng X4. Natatanggal po yan. Ito naman mga kapalapan, kapag po lumalamo ng inyong langis ng X4, ito po yung mga pangunahing pinapaltan sa X4. Ang tawag po dito ay rotary paper or rotary gasket. Yan, isa pong tawag ito sa nakain ng langis, yung itong ikinabit natin. Natandaan nyo yan, yan po yung nakain ng langis or nalamon, nauubos po ang langis. Umuusok ng sobra. Ito po yung mga pangunahing pinapalitan, mga kapalapaan. Rotary gasket ang tawag po dito. Yan, at meron siya ditong bolt na flat screw, flat head screw. Yan, ang hapit nito mga kapalapaan ay tama lang, huwag yung kakahapitan. Normal lang po yung hapit nito. Yan. And then, tuturo ko sa inyo yung tamang timing ng rotary plate. Rotary bulb niya. Siguraduhing nakalagay ang kunya sa taas at nakatap ang connecting rod. Yan. Lagyan natin ang langis sa ilalim para may langis tayo. Yan. Pagmasdan nyo yan mga kapalapaan, yung ating kunya at itong may gitling. Itapat ang may gitling doon sa kunya pataas. Yan o. Yan. Yan mga kapalapaan. Kita nyo, umikot na. Yan, kailangan nakatapat yan. Okay na tayo dyan mga kapalapaan. Tapos na tayo dyan sa rotary. Dito naman tayo sa ating sekretong pangmalupitan mga kapalapaan para tumibay ang inyong o-ring. Ang tawag naman dito sa padalawa nating nalamo ng langis ay ang tawag dito mga kapalapaan ay o-ring big. Ito ang ating o-ring big. Yung paglalagay naman ng teflon mga kapalapaan, ganito yung diskarte. Pagmastan yung mabuti. Yan. Bakit ba nilalagyan natin ang teflon mga kapalapaan? Para tumibay ang o-ring. Yan. Ganyan lang ang paglalagay mga kapalapaan. Oh. Sana yan lang yan. Okay mga kapalapaan, nakuha nyo na yung paglalagay. Paikot-ikutin nyo lang. Oh. Tingnan nyo. Pero sa una, mahirapan kayo maglagay. At pag natutunan nyo to, madali pala. Kaya yung mga bago pa lang dito at mga yung mga bagong mekaniko, yan, may matutunan kayo sa akin mga kapalapa. Panoodin nyo na panoodin yung video ko at may matutunan kayo. Sino pong may mga natuto dito mga kapalapaan? Paki-comment naman po sa ilalim kung sino po yung mga natuto sa akin mga kapalapaan. Lagyan natin ang gasket maker, yung rotary na paglalagyan ng o-ring. Yan. Para mas matibay at hindi kumain ng langis. Ang matagalan na to mga kapalapaan. Yan. Ngayon pwede na nating ilagay kahit wala pa yung oil seal. Yan mga kapalapaan. Oh. Meron ditong dalawang flat na screw. Dito yan sa taas at ito yung tatlong tornilyo naman na hindi siya flat. Okay na mga kapalapaan. Napitan natin. Yan. And next mga kapalapaan, ito naman ay rotary all seal. Ilan nga ba yung ating kulang pa? Wala pa tayong rotary o-ring small. Wala pa. At ipapakita ko po sa video yan mga kapalapaan. Bali ang papalitan nyo dyan ay apat na piraso lang. Kapag nalamon ng langis ang inyong motor. Isang rotary gasket, yung o-ring big, o-ring small, at rotary all seal. O, alam nyo na mga kapalapaan, apat na piraso po yan.
Ganyan lang yung paglalagay, mga kapalapan. Diba? Sa tabi lang po yung palo, mga kapalapan. Maganda pa kasi yung export niya, mga kapalapan. Kaya sige pa, o yan o. O diba? Maganda yung pagkakalagay, mga kapalapan o. And then, ilagay natin tong dry bin. Yan, doon sa kunya. And next, yung washer na special at meron siya ditong kuntil na tatama doon sa may kunya para pumasok yun. Yun yung tama, mga kapalapan. And ilagay natin tong nut. Yan, yung washer, mga kapalapan, tatandaan nyo doon sa gitling ha para hindi makaikot yung washer. At tapitan natin to ng pakanan. Siyempre mga kapalapan, lagi nyong ilalaki to kasi to kalimitan sa export na aluwag po ito. Kaya hanggang dito lang ako mga kapalapan, abangan nyo po yung part 2 nito. Paandarin natin yan kung anong magiging itsura ng motor na to mga kapalapan. Maraming salamat po sa lahat at God bless po.